buddy, sa mga parating ko, Tom. So, for today's video, tayo ay kakain ng lutong ulam ni Marites. Alright. Tama ba yun? Lutong ulam? O lutong bahay? Ano ba? Lutong bahay. Wala. Lutong bahay ni Marites. Merong pagkain dito si Love, guys. Okay? So, dito lang siya sa background. May ginagawa kasi siya eh. So, hindi pwede makita yung face niya. Okay? So, meron tayo dito ng red rice. Alright? Tinola ni Marites. So, yun. Papakita ko sa inyo paano niya to niluto. Alright? So yun guys, ang dali lang lutuin nitong tinola, alright? And hindi ko naman siya detailed by detailed kung paano talaga lutuin. Sneak peek lang kung paano niluluto yung tinola. Anyways, magtakama na tayo guys dito sa lutong bahay ni Marites. Alright, so naisip niya tong lutuin kasi kung napanood niyo yung ano, yung palabas na ang pangarap kong hold up, yung kila ano, kila Gerald Napoles. So yun. May scene kasi doon. Sabi ni Gerald, yung ano, eh bobo pala yung mama mo eh, naglalagay ng prutas sa ulam. So, kaya papaya yung nilagay dito ni Lab, no? So, ayun lang. Sa amin naman din, papaya din yung nilalagay eh. Pero hindi bobo yung mama ko ah. Hindi, I mean, pero ako actually, mas gusto ko yung papaya kesa sa sayote. Hindi ko alam kung bakit. Ah, ang sarap, men. Okay, tapos meron din tayo dito, syempre, ayan, yung patis na sausawan. Alright. Kain na guys. Hmm. Hmm. Okay, ito yung mga papaya. Hmm. Ah, init. Lapit natin ng konti yung camera, guys. Yeah. Ah. Kala ko hindi kang papakita ng mukha. Hmm. Dito mo naman lagay yung patis. Okay. So, magsasalita-salita dyan si Lab, guys. Okay. Pero sobrang sarap, guys. Sobrang sarap talaga magluto niya nila. Kaya kung napapansin niyo, medyo nataba ako. Ayan. Sila talaga may dahilan simula nung una pa. Nag-ask nga pala ako ng mga topic dun sa Facebook page natin, no? So kung naka-follow kayo, eh, nakita niyo yan, sigurado. So, eto na lang kay... Siyempre, shoutout natin to si Janica Colleen Pernitz. Yan, sabi niya, topic po about sa married. Kailan po ang kasalan? Wala eh. Wala iba eh. Gusto ko kasi parang medyo ano guys eh. Medyo parang, ano tawag doon? Podcast type. Pero, chill lang. Sa susunod natin, ayusin yung setup. Ang ibig sabihin, anong, hindi sa about, hindi naman specifically
sa atin. Anong masasabi natin about sa married, about sa pagpapakasal? As of now pa naman, ilang taon kami ni Love. So, nasa 20s pa naman, no? 20 to 30, dyan pa naman. Tapos, siyempre, gaya ng ibang mga couples, napag-uusap-usapan naman din namin. Pero, siyempre, alang namin i-share pa muna. Dahil, medyo private kami kahit pa paano sa mga ganyang bagay. So, ibahin, itwist na lang siguro natin yung anong masasabi namin about sa kasal. Siguro yung mga edad, medyo mainit kasi na topic yung kasal na yun eh. Ah, ito na lang para ano, para medyo may pag-usapan. Anong edad ba talaga ang ideal? Anong edad ng ideal na magpakasal? Ikaw, Love, ano? 25 pataas. Si Love, 25 pataas. Sa akin siguro, mga ano ganyan, mga 28. Sa lalaki ah. Siguro sa perspective nila, babae siya eh. Siguro kailangan sa kanila, 25 pataas. So, hindi bababa doon? Ha? Nanay ko nga, 21 eh. Actually, wala namang, may limit ba? May hangganan ba? Halimbawa, hanggang kailan? Hanggang kailan ba pwede? Meron, ano ka ba, yung, meron bang sobrang tanda para magpakasal? Wala naman, no? Bagay, oh, wala naman, di ba? Kahit namang anong edad mo, pwede ka magpakasal kahit matanda na, di ba? Kaya nga, di ba, merong kinakasal ulit yung mga bronze, silver, gold. Ako, bakit ko naisip na sa mga lalaki, 28 pataas? Kasi, siguro dyan nag-i-start yung buhay. Dyan nag-i-start kung naiisip mo na yung future. Ganon. Kasi kapag kayo mga bata tayo, yung mga ayan, mga lalaki, di ba, aminin na natin yan. Lalo na pagka mga single pa tayo, yung mga edad na mapupusok na edad, alam nyo na yan, eh, wala sa atin yung ano eh, come what may tayo, di ba, wala sa atin. Hindi natin naiisip yung future, kumbaga, ganon. Sabi nga nila, di ba, life starts at 40. Pero sa panahon ngayon, hindi na siguro 40. Siguro dapat mas maaga na nating i-start yung buhay. No? Eh ako, hindi ko naman sinasabi na ako ay magaling magpayo or na mas maraming karanasan, no. Sinasabi ko lang yung opinion ko, guys. Wala, mahirap yan, guys, na usapin na yan. Siguro tsaka na lang kami magsasalita diyan kapag soon, kapag ano na, marami na kaming XP. Para mas makapag-elaborate kami ng sagot. Diba? Pero kayo, kung meron kayong thoughts, comment, pwede nyo dyan isulat sa ano, isulat eh, no? Pwede nyo dyan ilagay sa comment section below para malaman din natin ang inyong mga saloobin. Alright? Wala na kasing ibang topic na binigay yung mga nag-comment eh. Ewan ko anong mga pinagko-comment. Sabi, ayan o. Oh, mukbang ka naman po kay FC. Mukbang seafood boil, please. Hindi topic. Yung... Ewan ko. Leave kayo dyan ng comment, guys, kung anong pwedeng topic natin sa susunod na mukbang na gagawin natin, no? Para may mapag-usapan tayo. Kahit ano, guys, kahit ano. Tungkol sa... Kung tungkol san-san na pwedeng mapag-usapan. Oh. At tingnan nyo, guys, oh. Kumakawala na yung buto sa laman. Grabe, sobrang lambot. By the way, guys, ha. Baka kasi iniisip nyo ngayon, hindi ko na inuubos yung mga pagkain, ganyan. Hindi na ganun yung ginagawa natin ngayon, guys. So, more on health na yung pinag-focus ko ngayon. So, bala ko talaga na bigyan kayo ng about sa health din, no? Like, mga workouts, mga ganyan, mga discipline, yung mga paano mga gagawin sa kind of diet. Ngayon, healthy yung kinain natin, di ba? So, yun. More to come, guys. So, marami tayong videos na paparating. So, relax. Bye!